Hi, I'm Mario Labat and welcome to Heads Up, a business-oriented show where we feature businessmen, promising entrepreneurs, young and seasoned managers, executives, CEOs, and practitioners who possess the gravitas to be good and effective business leaders in their communities and workplaces respectively. This is your chance to learn and get some tips and encouragement from the experts on how to start and manage your business and be an impactful entrepreneur in the future. Our guest tonight is a self-made man, described by his peers and followers as someone who is humbled by his beginnings, strengthened by the experiences, and fueled by his passion to help people. A man with a big heart, he always creates opportunities for others and bring out their best. A loving husband, a doting father, he also established the company's foundation, Kaspar Care. 2 years ago, he received a recognition as one of the outstanding Rotarians of the year. Friends, please welcome the man behind the success of Kaspar Steel Roofing Incorporated, Mr. Apolinario Paul Castillo. Hi, yes. Sir. Welcome to Heads Up. And thank you for your time. I know you're very busy, pero pinagbigyan mo kami. Thank you for inviting me to be here. Okay, of course, anytime, sir. Anyway, how's everything with you and the Kaspar Steel Roofing rather, yeah. Incorporated nowadays? It's okay. So far busy. Mm-hmm. Yeah, busy sa office at sa mga projects kasi very hands-on also project. Ah, that's really? Yes. Wow. Well, you mean every time there's a negotiating or there's a business transaction, you are the one who face the client? Yeah, I do personally. Visit. Yeah, personally. Oh, not all, but some projects. Uh-huh. So I do visit every project talaga to make sure na everything is okay. That's good. Yes. Hands on. Yes. Oh, anyway, your company has been in business for the past 14 years. What was the biggest challenge you have faced when you put up the business? Syempre, the biggest challenge is puhunan, di ba? Capital. But this is a sole ownership, right? Or you have some investors? Yeah, no. It's a family business. And then? And then, ang pinaka-challenges talaga sa lahat yung pag-handle sa mga tao. Okay. Kasi, hindi naman yun yung course ko is management. Exactly. I'm going to ask you about that. So, it's hard. It's very hard. Especially in construction. Mm-hmm. At, I'm sure hindi naman ako yung naka-experience nun. Parang marami din po ata sa construction industry ng mga owner. Yung challenge talaga, yung pag-handle sa mga tao. Na-misemployed ka ba? Oh, kasi hindi naman mawawala yun. But it's your company. But it's minimal. Now, sir, the company is a sales and service provider specializing in roofing products and installations, right? Yes. So, what inspired you to dwell on this kind of business? Actually, before I start my business, so napapansin ko nun sa mga roofing, when I do saturation, pag-iikot-ikot ako sa mga projects, sa mga subdivision, parang konti lang po yung competitors ko sa market pag ni-start ko yung roofing. And then, I have an experience din previously sa roofing industry. Mm-hmm. So, nagamit ko yun when I start my business. You used to work with DIY? Hardware, yeah, was that right? Yes. Well. But I was just wondering, kasi based on what my little research, it says that you are agricultural engineering ang course mo. Yes, po. Right? Tama. Paano ka napunta sa sales? Actually, when I graduated agricultural engineering, then I took board exam. And after passing? I failed the board exam. It's okay. As long as you pass, you graduate. Yes, and I'm very proud, no? Kahit nag-failed ako sa exam, nag-success naman ako sa business. Uh-huh. Nag-start talaga ako as repacker sa Pasay. Repacker ng?
repacker ng mga hardware, accessories. At lang hardware kayo nag-umpisa, yes, talaga. Yes, nag-repack. Pwede yun agricultural product. Ay, hindi yun agricultural, mga, di ba? Hindi siya mga agricultural products. Kasi, syempre, I came from... Paano ka napunta doon? Galing po kasi ako sa probinsya. So, pagdating mo sa Maynila, grabe yung competition sa trabaho. Okay. Pag nag-apply ka ng work. And then, then I try na mag-apply ako sa mga malls. As promodizer, puwipila din po ako dyan. So, happen talagang... overqualified daw ako kasi engineering graduate. Exactly, oo. So, syempre, pag sa Manila, ang hirap talaga patitirahan. So, but where's your province ba? Masbate. Ah, okay. So, Bisaya. Bisaya. Ah, okay. So, hindi na ako umuwi. Sabi ko, kailangan may trabaho ako bago ko umuwi ng Masbate. Diba? Or else, mamamasahe magastos. So, may nakilala ako na tinulungan ako mag-work. Ito yung sa hardware. Ito yung sa hardware as repacker. And then how long did you stay as a repacker? 6 months. Oho. Parang napansin ng boss ko na ano, na parang may kakaiba sa mga kilos ko na parang dito. Pero alam niya na engineering graduate ka. Hindi po. Ah, kaya. Anyway, kasi or else, wala akong trabaho. Kasi overqualified ako sa repacker. Kaya nung napansin niya na parang may pinag-aaralan to si Paul. Parang tawagin mo nga. So, that time na-interview na ako ng boss ko. So, na-interview ako. Na-review na. Graduate po ako ng agricultural engineering. Tapos, bakit ka nagtaga sa repacker? So, sinabi ko na ano, syempre sa probinsya ako, tapos pagdating ko dito, marami ako talaga akong in-applyan, nadidecline talaga. So, ginawa ko, sorry, nag-sorry ako kasi nilagay ko undergraduate. Parang pa to survive, di ba? Okay. To survive, kasi ang hirap ng deception yun? So, yun. And then sabi niya, sige nga, ano, ilagay mo nga to sa mall, promodizer. Di ba? Nag-level up promodizer na. At sa mall ka na, hindi ka sa bodega. Pero hindi pa siya mall, parang warehouse lang. Alam mo yung mga Federal Hardware like Home Depot. So, I worked there before in Taytay, Rizal. So, kahit malayo, talagang tinanggap ko kasi mahirap. And then? And then, after noon, 6 months, sabi ng manager ko sa store, dapat dyan sa'yo gawing supervisor na ng boss mo. Mag-supervise daw ako. So, nag-supervisor ako. Ang bilis ng promotion. De-level ako supervisor. Kasi engineering graduate ka, di ba, nakapag-aral. Yes. And then, after 3 years, 2 years, hindi ako nagkakamali, parang merong mag-o-open ng bagong business. Okay. Yung bio research. Mm-hmm. Yung mga ano, yung mga power tank at saka pump. So, ako na medyo malapit na yun sa course ko. Kasi agri engineering, so yung mga hydro ano kami, di ba? So, yun. So happened, tumagal ako doon ng 7 years. As sales engineer. Sales engineer na. At nakapag-ipon na. Nakapag-ipon na. So after 7 years, I realized, sabi ko parang lumalaki na yung family ko. Marami na nang ilangan. So kailangan... Are you already married then? Yes. During the bio research years? Hindi. Nagkipag-pling-pling muna ako. Okay. Ay, wife ko. Yes. And then, yun. After 7 years, I realized na kailangan ko nang mag-jump into another company sa construction. Siguro naman yung 7 years, napaka-loyal ko na sa boss ko, di ba? Malaking bagay. Malaking kinatanggap mong reciparation. Okay naman. Yeah. Okay naman. Pero hindi naman ganun kalaki. Kasi once you resign, parang... Yes, voluntary naman, Voluntary, hindi ka naman tinanggal. Mm-hmm. So after 7 years, nag-start na ako sa construction industry. Construction industry. So, yung mga construction, mga materials na... Ay, dapat nag-civil engineering ka pala. Dapat, anyway, dapat po. Yung kasamahan ko po, actually doon, mga civil engineering. Tapos, architect. Architect at saka mga engineer yung mga kasamahan. So, ako lang yung agricultural engineer. Sabi ng boss ko, tingnan nyo to si Paul, promodizer. Nakatatak sa kanya, promodizer. Pero bakit parang malakas ako bumenta. Siguro yung forte ko talaga is marketing. And it's my dream talaga na gusto ko yung business administration major in marketing. And so happen, syempre hindi kaya ng magulang ko magpaaral. Ano ba yung agricultural engineering, ha? Ano naman kami? Scholar. Sa public. Yes. Study na pay later plan.
Uy, wala ba sa business management ng study now? Coco-fed ba? Sa school namin wala po. Coco-fed scholarship, ayun? Oo. Di ba uso noon sa mga agricultural yes, courses? Uh-huh. Now, how did you, you do your course agriculture engineering, how did it fit to the kind of work you have today? Of course, pag sinabi kasi engineering is mathematical computation, di ba? So, kailangan marunong mag-compute. Yeah. So, marunong mag-compute. Not, hindi naman pag-agriculture is more on farming at saka, no? So, may mga civil din. But very light lang. Kasi we do construction naman sa mga, ano yun, yung mga poultry farm. Houses, oh, mga yes. Farms, ganyan. So, medyo malapit naman. Malapit naman. Yun nga lang ngayon, mga kinukonstruct ay ginagawa namin is mga industrial project at saka. So, sir, after sa construction work mo, paano ka napunta sa negosyo? Okay. So, nung nag-work ako sa construction for 7 years, 7 years din. Lucky 7. So, nagpaalam na rin ako sa boss ko na gusto ko na mag-start ng business. So, na-inspire din ako sa kanya. Kasi sarili din niya yun. Yeah, he start from, ano naman, from sales and then before he start the business, construction business. So, nag-start na ako. Pero wala po kaming puhunan talaga. Okay. So, saan ang galing ang puhunan? So, ang ano lang nito, may naging project kasi ako na natuwa sa akin yung client. In-open mo. Yeah. And actually, wala sa mind ko talaga yung mag-start ng business. Okay. Parang sabi niya, alam mo, kung ako sa'yo, mag-start ka na ng sarili mong business. Kasi nakikita ko sa'yo, talagang ano ka sa trabaho. Porsigrido. How much more kung sarili mo na. So, nung nagawa ko yung project niya, binigyan niya ako ng 50,000. Hindi ko hiningi yung binigay niya sa akin. Sabi niya sa akin, bili mo this ng is the construction, ha? Hindi yung construction business, yung 50,000. Hindi. Ibang-iba? Hindi, sa dati kong work. Nag-work okay. pa ako. Okay. So, doon nga siya nag-open sa akin na, kung ako sa'yo mag-start ka na ng, ano, kayang-kaya mo, any roofing, or any construction, trade, okay. na kahit ano-ano dyan, na pwede kong ibenta. Parang, ano eh, jack of all trade eh. Kayang-kaya mo. Sabi ko, wala akong puhunan. Tapos sabi, tingin ko, kaya mo kahit wala akong puhunan. Kasi I've been honest to my client. Yun yung number one kung ano, puhunan talaga. Tapos sabi niya sa akin, tapos yung project, natuwa siya. Binigyan niya ako ng 50,000. Sabi bonus? Niya, parang ano, token. Okay. Sabi niya sa akin, ibili mo ng cellphone. Kasi that time yung cellphone ko, ano pa, yung... wala pang camera gaano. Yung mga labo pang camera, di ba? Yes, so, uso na yung mga camera, mga cellphone na yung mga camera na. Ako wala pa. Tapos, ibili ko daw. 50,000 magandang cellphone na yun. Okay. So, nagulat siya. Ginawa ko, computer ang binili ko. And then, nagkita kami ulit. Sabi ko, saan ang cellphone mong binili? Sabi ko, sir, binili ko na ng computer. Hindi laptop. Computer na desktop talaga. Sabi ko, subukan mag-start ng ano ng business. Parang nagkaroon ako, parang nagising ako nang sinabi niya sa akin. So, talaga? Sige, that's good. Sabi niya, tutulungan kita. But why roofing? Roofing kasi ano, sa industry kasi more on ano, kukunti lang yung kalaban. Sa construction. Okay. Oo. Pero now napakarami ng kalaban. And besides parang alam mo yun na-realize. Pero nauna kayo. Nauna kami. Yes. Oh. And then na-realize ko that time kasi nung natutulog kami mag-asawa sa bahay na tinuluyan namin bahay nila. Talagang dalawang bubong lang talaga yung bubong namin. So kita yung langit pag natutulog kami dalawa. Tapos sabi ko, tingin ko nga parang yung roofing is call for me, di ba? Na parang yung realization mo pala. Yeah, oo, parang roofing na yung tatahakin ko since I have experience sa roofing. So roofing na talaga yung ipo-put up kong business. Okay. Kasi parang kung isipin mo, marami mga tao din na kailangan ng bubong. Okay. Kasi protection natin talaga yung bubong. So, very essential po talaga yung roofing. Very, bawat isa sa atin. Saan ang galing ang puhunan for roofing? Puhunan doon sa 50,000 na computer. Tapos, tiwala sa client. Yeah, tiwala sa suppliers at saka sa mga
kliyente. Ah, okay. Kasi I've been honest to my client. Kahit doon sa may ano, so ito lang yung opisina ko. Yung opisina ko parang 2 square meter lang. Mm-hmm. So, atuloy hanggang ngayon nandiyan pa siya. Yung 2.5 square meter ko na. Parang extension lang yun ng lumang bahay. Ah, ng bahay. Okay. But the house you were where you were staying in New York. Hindi, actually sa in-law ko. Okay. So doon muna kami tumuloy dahil wala pa kaming matutuloyan. Mm-hmm. Dahil nung tumira kami sa may sandigan, sakto naman yung tinitirahan namin, dinidemolis. Dinidemolis. Okay. So kuwang-kuwa talaga yung tutulugan namin na nagkaroon ng demolition dahil sa may sandigan, footbridge na yan. Oo, so lipat agad. Wala kaming choice kaysa mangupahan kami. So, wala kaming choice kaysa mangupahan kami. Sabi ko, sige doon na nga tayo tumuloy sa dati ng bahay. Although, hindi pa siya flooring, hindi pa semente, cementado. Dalawang yero lang yung bubong namin. Kita yung langit at saka ano. So, doon na kami tumuloy, tumira. Tapos, nung nag-start kami, yung extension na maliit na, no, yung ginawa namin office. Mm-hmm. One table lang po siya. At saka yung computer nga na. But you don't invite your clients to visit. Actually, yes, pumisit. Ang kauna-una kong client is my neighbor. At sa alam nila. Yeah. Actually, hindi pa ano, parang nagpapa-construct lang siya doon. Sa Reconville. Mm-hmm. So, nagpapa-construct lang siya doon. Tapos, pinuntahan namin, ganyan-ganyan. Tapos, nung pumunta siya, nagbayad. Doon siya mismo sa office. In-invite ko siya sa office. And then, parang, syempre, good shot yung project. Tapos, tuloy-tuloy na siya. Mm-hmm. And then, nagkaroon kami ng break. Yung meron kaming client na binigyan muna kami ng pang guardhouse na project. So for now, malaki na mga project. Ginawang talagang may roofing project talaga. Guardhouse. Oo. Yan talaga nagbigay ng break sa amin. Wow. Sa mga industrial projects. Tapos tuloy-tuloy na po. Now, okay. From that guardhouse, 14 years ago, how did Caspar Steel Roofing evolve today? Malaki na po eh. more than guardhouse na po. Kumbaga parang million of guardhouse na po yung binubuhay namin. Several square meters na. Yes. At saka yung office namin, yung dating parang CR lang, malaki na po. And I'm so proud. Okay. How many employees do you keep nowadays? Now we have 12 employees regular. Okay. And then we have a lot of mga subcontractors. Mga freelance. Uh-huh. Yes. Sa marketing side. Sa marketing, yes. Okay. And then we employed, itong malaking project namin, we employed more than 100 employees. Mm-hmm. Yes. Talaga? So when you started, kanta dalawa lang ng misis mo nag-work? Dalawa, yes. Pero more on ako lang talaga siya kasi nagkaroon na kami ng baby. Sino nagmo-market? Ako po. Wala pa ako sasakyan nun, iniikot ko yung mga subdivision. Sa mga homeowners ka talaga nag-start? Yes. Doon talaga ako nag-start. So, paano ka napunta sa mga buildings? Yung mga project ganito, tapos referral. Referral. So, lumaki talaga yung business namin, more on referral. What year was this na? After? After 5 years, more on referral okay. na kami. So, from Caspar Trading, after 2 years, actually 2 years nga lang po eh, kailangan namin magpa-corporation na SEC. Para makapasok kami sa malalaking project, big player. Nakapag-loan ng malaki. Wala naman po kaming loan eh. Ay, hindi talagang... From your income lang? Yeah, kasi may wife kasi talaga takot ng utang. Okay. Pero sabi nga, parang siya, siyempre pag business, kailangan mo rin mag-loan. Yes, So, the bigger the business, the bigger the debt. Yes, Pero after, itong 10 years, 10 years na kami, may opisina na kami, malaki. Doon na namin tinayo sa una-una naming nabiling property, yung opisina. So, it's a 2 square meter siya, tapos with penthouse. Ay, two floor, mm-hmm. with penthouse. Tapos yung baba, for parking and po yun. Ay, talaga. So, from two single si employee to hundreds of employees now. And how many roofings?
Marami na po. Especially when I started vlog. When I started vlogging. May mga inquiries agad? Yes, meron po. May mga end user. Minsan may mga nasa abroad. Tapos wala po sila, nasa ibang bansa. So parang pinagkatiwala nila sa amin. That's cool. So yun, binablog ko na lang, nakikita nila yung project. Gcash lang ba? Bank transfer. Uh-huh. Now, and how are you as a boss? Me as a boss, very charismatic talaga ako. Ah, talaga. It was hands-on ka na, sabi mo. Until now? Until now, very hands-on po. Uh-huh. So, yun. Naaral ko rin how to manage people. Okay. Paano sila i-handle. Oo. Part ba ito ng college years mo? Now, so far, what would you consider as your biggest achievement as a businessman? My biggest achievement kasi is yung mga natulungan ng Caspar. Like, nakapagpaaral kami. Ah, may scholarship program kayo. Yes, may mga pinag-aaral din po. From the foundation? Caspar Care Foundation. Uh-huh. Pero yung Caspar Care Foundation kasi is part of Caspar Steel. So parang a portion of income ng Caspar na pupunta sa Caspar Care. Mm-hmm. So yun din po yung mga tinutulong namin. Doon ang scholarship program din. Opo. Pero mga relatives, nagsimula muna kami sa mga relatives namin. Ano mga qualification ng mga scholars mo? Baka naman yung mga kamag-anak na may kaya rin. Ah, hindi naman. Hindi. Of course, wala. Wala po kaming relatives na may kaya. parang hindi ko alam kung parang ito yata binigay sa akin ng Diyos. Oh, diba? Parang sila yata yung parang sila yung mga taong itinalaga para sa akin. Who knows in the future, di ba? Sabi kanila, di ba? Yes. Babalik din sa iyo yan 10 times, di ba? Now, is Caspar Steel nationwide or Metro Manila based or nearby cities? Nationwide po. So you have offices from other cities? No, other provinces? mga sub trade namin. So how do you deal with this kind of, online po, and then call, and then I do visit din. You have to go there? Yes, I have to go there. Physically talaga? Of course, yes. Paano yung mga supplement materials? Dito rin galing sa amin. Uh-huh. So now we're planning to have a warehousing like in north, okay, and then in south, uh-huh, also in Cebu, then Cagayan de Oro. So isa sa mga plan namin. So when you say warehousing, you just send all these materials? Yes, all yun, doon ka bumibili? Hindi, doon na po lahat. Doon na lahat? Po. So doon na ibabagsak. Tapos cheaper ba as a businessman? Yeah, mas cheaper at saka yung time kasi. Malaking bagay po. Mm-hmm. So, that approval coming from the national, the central office. Opo. So, you have to hire managers sa mga provinces? Hindi naman actually as a roofing contractor, hindi naman kailangan ng mga ano. Ang pinaka-importante sa lahat yung skilled workers talaga. Okay. Kasi more on roofing services kami. So, will they be considered as regular skilled workers? Yeah, regular skilled workers. Oh, talaga? Yes, at least marami ka natutulungan. Before kasi, hindi kami nagpapasub-trade, nagpapasub-gun. Kasi minsan nasa-sacrifice yung quality. Okay. So, yun nga lang kasi... Bakit nagbago ang isip? Para makater namin yung iba. Kasi same quality? Same quality. Hindi kami po nag-hire ng hindi skilled workers. Ah, okay. Then, when you say skilled workers sa roofing, ano yung kailangan? Number one, hindi engineer. Of course, yes. Hindi engineer. Okay. Yung mga foreman na mga dating mga nagtatrabaho din sa mga construction. So, okay. Without training, nagte-training po kami. Te-train po namin sila para maging skilled. Para mag-start ka from the very start hanggang sa maging regular training to. Actually, it's a regular training na rin. Kasi on-site training po siya. Okay. Parang OJT? Yeah, pero yung salary nila hindi naman po training. Wow. Across the board naman siya. Parang they are working, but they train para maging skilled workers, para maging foreman. So, parang mag-start sila as helper. Okay. So, what do you think is the edge or strength of Caspar?
Yeah, of course, yung strength ng Casper dahil nga, yung face value ko. With confidence. Yeah, yeah, with confidence, of course. Okay. Ako yung po yung ambassador ng Casper Roofing. Brand ambassador. So, yun. At saka, yun nga, number one, very hands-on. Okay. And then, yung mga tao namin is mga skilled talaga. Okay. Hindi kami nagpapadala ng tao na walang alam. Mm-hmm. Especially sa mga dugtungan ng mga gutters. At saka, ano, kasi siguro naman in 14 years, sa dami namin naging na-encounter ng mga problem, mm-hmm. nasosolve naman talaga. Now, as I've mentioned earlier, Casper dwells into installations and repairs. Yes, po. Now, how do you ensure the safety of your employees and clients during work process? Yeah, number one po talaga yung safety sa akin. Kaya kung mapapasin nyo sa vlog ko, di ba? Safety is a way of life. So, number one yung pinaka-importante. Kaso, minsan talaga may mga workers talaga na minsan pag wala yung supervisor, pag wala yung pinaka general forma nila, minsan hindi nagsa-safety. Pero so far for now walang risk. Sino nagmo-monitor noon yung hindi marunong mag May practice. Safety officer. We have safety officer. You have safety officer. At saka yung foreman namin, pinapatrain po namin talaga ng safety. Wow. May safety training yun. Kami po yung nagsisend sa kanila for safety training. Mm-hmm. At saka ako din, nag-undergo din ako ng safety training. Mm-hmm. Ah, yes, ikaw na mismo. Ako na mismo. Uh-huh. Now, is there some kind of environmental risk on how to maintain and sustain environmental responsibility in its operations, in your operations? Sa amin, yung risk. Kasi diba, siyempre, pag when you say roofing, diba, yung malagkukuang ka, may mga di ba ginagamit kayo mga chemicals? Actually, ang ginagamit namin, hindi kami gumagamit ng mga chemicals. Okay. Talagang very friendly yung mga materials namin. Okay. So, eco-friendly. And then, minsan nga, we do roofing installation kahit may mga nakatira po sa baba. Oh? Yes, oo. Kahit may mga nakatira. Allowed ba yun? Hindi po sila nadidisturb. Meron lang po kami picnic kung paano magpapalit ng bubong. Do you need but to ask permit from local, the LGUs or the engineering section na ganito ang gagawin na yung process? Yung iba po kasi talaga nagre-required. Especially pag kakalasin mo na lahat ng mga roof. Ano. Pero sa experience ko naman, since yung process talaga namin, hindi na kailangan. Okay. So ang kailangan lang po namin ay yung permit sa minsan sa mga subdivision okay subdivision lang halos na permit. Mm-hmm. Yung mga kailangan pang ano, mga engineering permit, hindi naman na po. Hindi na. Kasi we have structural. Before naman we implement, kung kailangan po ng structural, we have structural engineer naman. Sa DENR ba kailangan din? Hindi. Kailangan ng DENR pag yung roofing natin ay yung makakalasin namin ng mga roofing is yung mga asbestos. Oh. It's not good for health na rin kasi yung asbestos. Oh, and then sa environment. Mm-hmm. So kailangan po yun sa DENR. Mm. So ang ginagawa namin dyan, kumukuha kami ng mga accredited na ano, ng DENR na mag-train sa mga tao namin paano i-dispose properly. So, nakapambalot yan, nakapang PPE yan. Ah, talaga? Pag-asbestos, yes. Wow. Fully geared. Fully geared, of course. That's very important for me. Oh. Yung safety ng mga tao, tapos safety ng mga May insurance nakatira. Din ba yan? Yeah, we have insurance. Ah. Sa mga tao. Ah, okay. Pag-accident din. So far, wala naman. So far, wala naman. Never nagkaroon ng complaint. From clients. Never. Yes. Since from the very start, wala naman akong complain. Wala naman. Reliable. Yeah, reliable. Ah, okay. Kapag naman mangyari. Ah, oo naman, siyempre. That's why very hands-on ako. Ah. Kasi ayoko naman na may mangyari. Siyempre, kailangan protection na natin yung mga homeowners. Yeah, exactly. At saka yung mga tao. Yung materials, madali na lang yun. Pero yung buhay kasi ng tao, hindi mo na may babalik. Okay, exactly. Now, how do you stay ahead of the competition and maintain a strong reputation in the roofing market? Paano ko mini-maintain? To gain trust talaga sa mga client. Yung pinaka-importante. Kaya nagkakaroon po kami ng mga referrals. Uh-huh. Mas kukunti yung marketing namin.
mas marami po yung mga referrals ng mga clients. Okay. Actually, mga clients namin yung mga nag-refer. But how do you stay updated with trends and technology? Yeah, ano na po kami, online na po kami. Innovation. Ah, yeah. So you don't go out and attend mga expositions? I do training, of course. Ah. So and Casper Roofing is a member of National Roofing Contractor Association in the US. Ah, so you go there often to attend mga online seminars? Zoom? Ah, and okay. Then, sometimes they have invitation for to visit for the convention sa mga roofing. Actually sa US kasi, ito yung gusto kong mangyari sa Pilipinas na kailangan yung mga roofing contractor mga roofing installer ay ma-empower talaga sila. Uh-huh. Kaysa sa US, ay sa ibang bansa talaga, pag sinabing roofing installer, talagang skilled person ka. So from the very start, yung safety, number one yan, and then mabilis yung installation. Mm. So iba po kasi talaga yung training dun sa ibang bansa. Mm-hmm. So pag makikita mo dun sa isang bahay lang, gumagawa dalawang tao lang. Because of mechanism, because of the technology. Yes. So we are adapting now. Okay, that's my next question. Anong biggest problem ng roofing industry ng Pilipinas? Innovation. Okay. Yan talaga yung biggest problem. So when it comes to innovation, that does mean that the Philippine government is a little bit complacent sa mga ganong klaseng kuan. Yes, kasi sa ibang bansa talaga may support yung but you have an organization. Are you not doing anything to lobby something for the government to protect the industry? Actually, dun po kami papunta. That's why I after 14 years, yes, hindi mo lang kayo pupunta. That's why I created Roofing Contractors in the Philippines. And ang purpose po kasi niyan is to empower yung mga roofing installer to protect the clients. Mm-hmm. Number one is protection talaga. And the company, clients. I mean, and the organization. Company, of course, and the organization. So far? Kasi ngayon kasi parang alam mo sa atin pag kahit sino pwede mag-install ng bubong. Diba? Para ako magpapagawa ako ng bubong, so ang gagawin ng owner, tatawag na lang ako ng foreman. So ito naman si foreman. Widow. Yes. Hindi naman yun yung, hindi naman yung forte expertise. Niya. Expertise niya. So ang iba, kahit plumber, pinapakabit ng bubong. Diba? Pinapakabit. So, sana may professionalize the industry. Yes, kailangan. Kahit hindi naman nakapag-aral, kailangan lang ng training. So far, na ilabi niyo na yan. Yes po. Inaayos na po na government. Ah, talaga? Ilan kayong na kami? Ilan na kayong members? Actually, yung members lang ng mga roofing installers, we have, kung hindi ako nagkakamali, nasa 80? Mm. Yung mga skilled po yun ng mga roofing installers. Mm-hmm. So, yun yung sinasabi ko na kailangan maano natin to maayos. Okay. Para hingi tayo ng protection sa government. Na kumbaga, kahit ikaw na homeowners, parang hindi pwede na magkabit sa iyo yung mga yung mga plumber at saka Kasi pag nagkaroon ng bagyo, pag nagkaroon, minsan nagkakaroon ng sunog, kasi nga, kung sino-sino lang po yung nag-i-install. Uh-huh. So, kailangan may protection din at saka training. Ah, okay. Sana nga magkaroon sa TESDA, roofing, Why not recommend it? Yeah, actually, yun yung gusto ko talaga. Yun yung plan ko. And I hope so mangyari po yun. Nasabigyan ng proposal. Na magkaroon na ng training para sa mga roofing installer. At marami tayong matutulungan dito. Sa DepEd, TESDA lang diretso. Wala nang approval ng national government yan. I think meron yata. Pero tingin ko dadaan sa TESDA muna. Oh, okay. So willing ka to teach? Yes, of course. I am willing. Now, among the buildings you have roofed, ano mga prominent buildings dito sa Metro Manila na you're so proud of? Nagawa ng Casper. Ay, marami po. Like? Actually po, may mga prominent people kami, di ba? Na naging project namin. So, dyan sa Makati, kasi maraming project. Name a building. Parang, sila lang gumawa niyo. Of course, yung mga DLTB. Bus terminal. Ah, okay. Ayan. So, naging project namin yan. And Storage Mart. Mm-hmm. Storage Mart, yan naging project namin yan. Mm-hmm. And then, more industrial talaga. Japanese project. Yung
May Chuba. Okay. Chuba Philippines, Furukawa. Yung mga project namin. Mga Japanese companies? Mga Japanese company, mga electronics company. Okay. Mm-hmm. At least, di ba? Referral lang sa mga ibang Japanese. Of course, yes. Di ba? That's a big thing. So far, what have you learned in this business after 14 years? I've learned a lot talaga. So, the best lesson you've learned? The best lesson I've learned is, of course, yung ano, yung... Marami syempre. Doon lang tayo sa pag-manage ng tao. Okay. Huwag na yung mga kaibigan mo nang mga lang yun. Okay. And the, I mean is, I've learned a lot in my business. Mm-hmm. Nagkaroon na kami ng maraming network. Okay. So, yun, sa business kasi number one yung network. Ano yung pag-manage ng tao and being patient. Di ba? Mm-hmm. Trust the process. God will provide everything. What do you think is the advantage of having a steel roofing compared to other materials? Okay. Actually, napakalaking advantage ng steel roofing. Sa Bagyo. Compared to other roofing materials, yes, of course. Sa Bagyo, number one sa Bagyo. And then pangalawa sa maintenance. So, minsan kasi pag nagka-problema na roofing, mabilis. Matagal take, yung roofing. Bago palitan. Yes. And then, pag nagpalit ka naman, meron na sa market. Available. Unlike pag mga concrete, mga na minsan wala, or else, simintuin mo yan, or mag-i-import ka kung meron pa siyang existing. So, minsan kasi mga old profile, hindi na po siya existing. So, mahihirapan po tayo. And then... Ano sa mga homeowners, no? Kasi bahay mo yun, kailangan sturdy ang foundation ng roof mo. That's very number one. Mm-mm. So, pag nagpapatay ng bahay, pinaka-importante yung structural. Oh, yes. At saka yung roofing. Of course. Or else, siyempre, maladamis lahat yung kisame mo, yung mga gamit mo sa bahay, pag tinangay ng bagyo yung bubong natin, pag tumulo. So, yun pinaka-importante sa lahat. So, what are your goals now for Caspar Steel Roofing in the next 5 or 10 years? My goals now kasi is napaka-ambitious ko eh. Of course, lahat tayo ambitious. I want to have roofing business in outside the country. Oh. And that's my plan talaga. Uh-huh. So, Asia muna. If God's willing. Yeah. May mga connection na ba? Meron naman. Nakaplano na. Planning. Okay. So... patient lang. Trust the process, di ba? God will guide you. Pinaka-importante sa lahat. Basta hindi lang tayo nanlalamang sa kapwa natin. Exactly. Kapwa natin negosyante. Mm-hmm. Do you have any particular country first? Number one I plan kasi is Australia. When I visit Melbourne kasi, ang daming developing ano doon. Kasi di ba malawak yung property ng Australia. So, ang daming dine-develop doon. Tapos, yung mga skilled workers nila, yung mga roofing installer galing din sa mga Asia, like India, so marami doon. And then, tingin ko, patok na patok yung roofing sa Australia. So, what do you think is the success of Mr. Paul Castillo? My success? Of course, yung company ko, di ba? So, number one, nagkaroon kami ng building. Okay. We have our own building. Hindi na po kami nagre-rent. At hindi na kami pinapalayas. Di ba? And then, number two, syempre yung mga napasaya ng Caspar. Okay. Yung pinaka-importante sa akin. Mm-hmm. Yung, I mean is, may share ka sa community. Uh-huh. Hindi pa naman kami Rotarian. Ay, nasa puso na namin na talaga yung ano. Mm-hmm. Parang ang sarap. Alam mo ba 'yon? Ibang fulfillment po kasi pag naka-share tayo sa community natin, nakatulong. Tapos yung may mga napapasaya tayo at saka may mga na-empower tayo na dating drugs, nasa drugs ano, tapos napunta na sa roofing. Mm-hmm. So what we want is we help na sustainability siya, sustainable. Mm-hmm. Kumbaga tutulong tayo sa isang tao na kahit mawala siya, pwede niyang ipamana yung talent na at skills na yon sa kanyang mga anak, kahit hindi makapagtapos ng pag-aaral, merong hanap buhay. So, yung pinaka-importante sa akin. Tsaka, yun, malayo na po yung narating ng Caspar. So, would you consider yourself a successful businessman?
Of course, yes. Kasi nung pandemic, ang dami nag-close. Oh, oh, diba? Ang dami nagsara ng company. Uh-huh. I thank God na uh-huh, naka-survive kami. Uh-huh. And di ko nga alam kasi yung pandemic parang ano sa kami. Parang we're lucky. Hmm. I mean, parang napakaswerte namin ng pandemic kasi ang dami talaga namin naging project. Sir Paul, on the lighter side, how are you as a family man? Yeah, of course, I'm a good provider. Okay. Yes, so sinabi ko na yan sa sarili ko, di ba? Of course naman kasi we provide the needs of our family. Both sides. So, may property na kailangan namin, ano, minsan tutulungan namin na magkaroon sila ng sariling bahay. Mm-hmm. Kasi alam naman natin talaga, at kami, na-experience namin before nakikitira na ang hirap po talaga pag wala kang sarili. Mm-hmm. So, sa side ko, especially yung dito, merong property na, no, inano namin, actually ang plano kasi namin talaga, bibili ng property ganyan, ng bahay, house and lot, tapos, papaano namin sa kanila. Parang, sige, kuya muna yun, tapos, syempre, bayaran mo ko monthly, kahit 500 per month. So, anong nangyari, hindi po kasi nangyayari talaga. So, hindi mo talaga, lang, you're so generous para lang humingi ng 500. So, inayaan ko na lang, of course. Sige, kung kailan kayo magkapera, di abutan nyo ako. Diba? Kasi, importante naman sa lahat talaga na kailan may counterpart. Okay. Diba? Pag tumulong tayo. Kahit sa family natin. Pero malaking bagay na po yun if you provide the shelter. Mm-hmm. Especially now dito sa atin, napakahirap mga bahan po talaga. Basta sa abot ng aming makakaya, we help. Sa aming family. You mentioned it. Pag-aaral, ganyan, sa mga college, ganyan, pinapapaaral kami. Wow, scholarship. Scholarship ng bayan. Scholar ng bayan ang tawag nila. Diba? At may gagraduate na ako. Mga dalawang. May gagraduate na ako next year. Dalawang college. Wow, that's good. Tapos sunod-sunod pa yan. Forever nila, di ba? Yeah. Maalala yan. Of course. Anyway, you mentioned earlier that you're a hands-on boss. Kino-consider mo ba yung mga time mo, dividing your time between your work and your family? Paano ba? Of course, ba? Yes. Lagi ako may time, syempre sa family ko at saka sa trabaho. Uh-huh. Lalo na pag yung daughter ko kailangan talaga ng ano, so I support everything. Uh-huh. Papunta kung saan, mayroon siyang rampa. Dapat meron siya yung daughter ko. Dapat meron si Yaya, hindi daw talk to... Meron din po, so it's so happy now kasi talaga si Ate Banji ay ano eh, nanganak yung hipag niya. So 2 months, meron din naman. Pero pag naghatid sa kanya, tatatlo po kami. Yung driver ako, at saka yung kumukuha ng picture, yung pinsan niya. Or else, minsan si Ate Amor niya pag available, pag walang activity sa Trinity. Mm-hmm. Kasi yun, pag-aaral din namin yun sa Trinity University of Asia. So, minsan yung kasama. Your daughter is into modeling or somehow into showbiz. How supportive are you to this kind of effort? Before that pala, no? Paano kuhatiin yung time ko, no? So, morning, first thing in the morning, nasa opisina ako niyan. Yeah, I woke up early morning, nasa office ako. Minsan, hinahatid ko yung daughter ko. Mm-hmm. Ako na naghatid. Pag nalilate yung driver, ako na naghatid ng daughter ko sa school. Paano ng work? Pag hindi available yung driver, busy, ako na naghatid. Oh. Pero pag hinatid ko naman siya, kasi morning, maaga naman po ang pasok niya. Okay. So, 6:30 ang alis sa bahay. Uh-huh. So, pag malapit lang yun yung bahay namin sa school. Sa school okay. ng daughter. And then, didiretso na ako sa work. Dadaan ako ng bahay, tapos magbibihis, tapos didiretso na ako sa work. Mm. Ganyan. And then, doon ako niyan sa office. Minsan manong... Susunduin mo na naman siya pag-uwi. Of course. O pag walang driver. Pero pag may driver, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa project. Okay. I always make sure na talagang you yung check. Mga project talagang na mo-monitor ko yan. Minsan, 4 or 5 project yung napupuntahan ko. In a day. So, yeah. And I think, thanks God sa, no, yung C3, yung stage 3. Oh, di ba? Mas marami na ako napupuntahan kasi dati talagang ang hirap.
Dalawa lang siguro, isa. Para especially in Metro Manila. Pero so, ngayon, saka na pwede umikot, di ba? Now, ang ginagawa namin pag mga ganun, more on online. Kailangan ko ng report, o kamusta na ito. Ito alam ko na po kasi yung pinaka-critical doon sa project. Kung ano yung dapat pukusan. Tutukan. So, I always make sure na ito ba ay okay na to, na properly installed to. So, ang ginagawa, they are sending pictures. Although may I have naman ako project engineer, nagmo-monitor, may mga ano. Parang ano kasi, parang nasa isip ko na lagi na parang, ano, alam mo yun, kasi siyempre nag-start ako from the very start as helper promo, ay require promoter. So, alam ko na talaga yun. Yung iba pa rin talaga pag namo-monitor. Kasi once na hindi na monitor, talagang may lapse. Even kahit nasa abroad ako talaga. Minamonitor ko sila. Kamusta na to? Kamusta na to? Kamusta na to? Ang gastos yung pang-manager. Ganun lang yun. Para sure lang na okay yung install. So far, wala naman po kaming complain. Wala naman po. Usually, sir, ilang months natatapos sa some projects sa mga ganun? Pag mga bahay, actually, hindi naman months. Buong bahay. For example, homeowners. One week na yung mabilis. Depende yun sa scope of works. How supportive are you to your daughter's, kanyang modeling? Yeah, I'm very supportive to my daughter. Actually, kasi nung maliit pa siya, parang nakikita namin ng mama niya. Namilig na siya sa fashion. So, maliit pa siya, nagme-makeup na siya or ano. And then during the governor's visit of my wife dun sa celebrity, parang inoffer, yung anak mo, pag-anuin mo, pag-artistahin mo. Okay, pag-modeli natin or ano. Tapos yun, pilit-pilit. Tapos parang yung mother niya actually una nag-model. Fashion show talaga siya sa... Fashion forte sa Crown Plaza. Fashion forte. So nag-model siya, tapos andun naman yung anak ko. And then, ewan ko, na-convince na siya. And then parang, Na-inspired. At saka, I'm sure she love fashion. Mahilig talaga siya, pati sa mga damit. Magastos ba ang fashion? Magastos talaga. Magastos. Pero syempre, as a parents, we need to support our daughter. As to, kasi nag-aaral. Nag-aaral. Yun, number one talaga kailangan. Pag-aaral. Hindi pwedeng pabayaan. Yung fashion puro gastos kasi lang, walang aral. Fashion yun pero make it lang, parang pag free, kaysa naman nasa bahay lang, iba pa yung ibang environment. So, yun. Sir, anong advice mo sa mga aspiring entrepreneurs? Number one advice ko is, kailangan talagang number one advice ko sa mga entrepreneur, tapos sa mga gustong magnegosyo, ang pinaka-importante sa lahat ay kailangan makuha natin yung tiwala ng ating client. So, yung tiwala ang pinaka-importante, and then tiwala ng mga suppliers, kasi yung magiging partner natin hanggang sa kung saan man nakarating yung business natin ay yung tiwala nila anytime pag-aagawan kanila na pwede kanilang tulungan. Kahit they are offering terms or para lumawak din yung business mo. And then number two, syempre yung hindi lang yung isipin natin yung kita sa business. So importante sa lahat ay yung kita, parang next thing na lang yun. Ang importante sa lahat yung project natin ay maganda, magandang quality, maganda yung gawa. Kailangan natin protectionan yung mga homeowners natin. Yung pinaka-importante sa lahat. Kasi pag nagka-problema, mas malaki po yung problema na yon. Kaya una pa lang, gawin na natin yung best. From the start. Yeah, from the very start, gawin na natin pinaka-the best. Kasi aanihin natin yon in a long run. Kasi may mga family po yun at saka may mga kaibigan. So may i-refer sila sa'yo. So later on, parang hindi na yata pag-uusapan yung pressure. Basta, I know this guy. This guy na yung ano. So parang ganun. Pagpatuloy natin, God will provide everything. So, saka na yung kita. Basta, do your best. And then, patient, yung pinaka-importante. Kasi ngayon, marami ako nakikita mga negosyante na parang gusto agad yumaman. Kita agad. So, trust the process. You enjoy. Parang,
yung gusto mong tahaking negosyo ay yung parang passion mo na rin yun. So, i-enjoy mo yan habang ginagawa mo. Parang ako, pati sa pag-vlog, nag-enjoy na rin ako. To share! Yun ang pinaka-importante sa lahat. Actually, may mga kaibigan ako na na-empowered ko, nagkaroon na sila ng sarili nilang business. Oh, malalaki na po yung business nila hanggang sa inanak namin sila sa kasal. Oh, oo, talaga. Inanak na namin sila sa kasal. May mga business na po, nag-inspiration. And most of them, galing talaga siya sa promodizer. Wow. At yung mga kasama nila na promodizer, hanggang ngayon, promodizer pa rin. Amen. So parang, alam mo yun na, when I share my story, parang maraming gustong magnegosyo. Motivational speaker ka nila. Yes. At hindi po ako nahihiyang mag-share. Kasi sabi na, ba't sinishare mo yung ano yung mga technique natin at saka ano? No, hindi natin kaya bubungan yung buong Pilipinas. We need a lot of roofing installer na mga skilled para sa lahat yun. Mm-hmm. Hindi para sa akin. At saka, yung ano naman eh, okay lang yun. Kumita ng konti. Ma-sustain lang yung mga pangangailangan natin. Uh-huh. At darating na talaga yung time na ibibigay talaga sa'yo. Mm-hmm. So, yun. What is your best secret to success? My best secret to success is, yun nga, ano lang, sipag, tiyaga, uh-huh. Yung pinaka-importante sa lahat. And then, yung tiwala. Trust. Tiwala ng kliyente. Kailan makuha natin yung tiwala ng kliyente? Yung pinaka-importante yung ma-hook mo yung tiwala ng kliyente. Kasi, more on referrals. Sa ngayon, more on referrals na kami. Iilan lang po yung marketing namin. Ilan lang po. More on referrals and then sa vlog. Instead of advertising, you vlog na lang. Yes, of course. And share the vlog. Share the vlog and then, no secret. Oh, ang iba kasi may mga secret sa mga business nila. Kami, no secret. All out po kami. Lahat. Sinishare namin, tinuturo namin. Pati pagdating sa mga BIR, lalo na sa mga nag-i-start ng roofing business, may isang problema nila paano mag-open ng business, mga permits. So, tinuturoan namin yan. Tinuturoan namin. Mm-hmm. In fact, yung naging ano namin, parang yung nagka-cabinet-cabinet ng opisina namin tsaka ng bahay, tinuturoan namin paano niya mag-start yung business. So, ngayon, medyo malaki na yung ano niya. Malaki na yung cabinet niya. Modular. Oo. So, may mga machine na siya. Wow. I mean, yun yung happiness. Mm. Yung may mga natutulungan ka ng mga young entrepreneur na gusto mag-business. Uh-huh. So, yun, share lang. So, para lahat magkaroon ng hanap buhay. Yes, chance. Or else, maraming mga tambay. Correct. Kung hindi natin sila tutulungan. Buti kung tambay lang. Kung ano pang ginagawa. Yes, of course. Diba? Oh. Anyway, why should a potential client avail the services of Caspar Steel Roofing Incorporated? So, yun, yung mga potential client namin actually is yung mga industrial, mga Japanese firm, mga American, German, yung mga nasa industrial park. Mm-hmm. So, that's our potential client. And now, syempre, we're focusing on sa mga housing, sa mga bahay, sa mga homeowners, sa mga sole proprietor. I mean, it's mga homeowners. Mm-hmm. Yung mga homeowners. Subdivision. Business owners, yes. Sa mga subdivision. Kasi, parang napapansin namin ngayon, puro ang problema nila ay yung mali yung pagka-install. Mm-hmm. Tapos, kaka-install lang ng bubong nila. May mga tulo na kaagad. Mm-hmm. Tapos, yun nga, isa sa mga, ano, yung na-check namin, yung mga nag-i-install sa kanila ay hindi naman mga roofing installer talaga. Kung mm-hmm. kapitbahay na foreman, kung kapitbahay na kung ano. Minsan, plumber, pinapa-install lang nila. Kaya tumutulo po yung, ano nila, yung bubong nila. So, yun yung mga potential clients namin. At saka yung, of course, yung mga malls. We're coming into malls na. Wow. Although, yeah, nagsimula kami ngayon sa mga repair and maintenance lang muna. Okay. Na mga hypermart. And of course, syempre, dun tayo nagsisimula. Okay. I always do that. Sabi nga nila, baka malalaki na yung mga project nyo, hindi na kayo tumatanggap ng maliit. Yes. No. Sa Caspar kasi is, I always train my people talaga na there's no big project or small project sa Caspar. Mm-hmm. Kasi lahat yan ay project. Okay. Doon tayo nagsimula sa maliit. So, wag natin kalimutan yung maliliit. Kasi mm-hmm. normally, minsan pag malaki lang, ganun lang. Pero kami hindi. Lahat yung pinipili. Equal. Equal yun. How we treat or how we deal the big clients. Ganon din po kami sa mga small projects sa mga homeowners. So yun. Anyway, please invite everyone how to avail the services of
Kaspar Steel Manufacturing. Hello everyone. If you want to avail our service, please visit our website www.kasparroofing.ph and soon we will be launching our e-commerce. So mag-e-commerce na kami para sa mga small hardware, sa mga small projects, sa magagandang materials na para sa roofing, na swak sa roofing nyo. Kasi marami po talaga mga materials na minsan hindi tugma sa mga roofing natin, lalo yung mga sealant, may mga sealant na hindi para sa roofing. So, yun. And magiging nationwide na kami. Malapit na. Abangan nyo po yan. Sa website, ilalunch po namin. And then, sabi nga, if you want to shelter more, all you have to do is raise the roof. Yes. Marami po tayong matutulungan dyan. Yes, exactly. On that note, thank you very much, Sir Paul, for sharing your business acumen and your thoughts. And good luck, more projects. And thank you for the tips, business tips. Thank you po. Thank you, Sir Mario. Hindi ko alam kung natawag na, sir. Whatever. Thank you. Thank you for coming me here. And I hope marami tayo na-inspire. Yeah, of course. Gusto mag-start ng business. And of course, syempre, plug ko na yung aking YouTube channel. Okay. Ang Kaspar Roofing channel. And then, of course, yung Facebook page ng Kaspar Roofing. And, syempre, tutulungan natin sila. So, i-follow natin yung kanilang YouTube. Alam ko, YouTube kayo. Nakapalo ako and Facebook. And our website. So, ayun. Para lahat tayo masaya. Para lahat tayo masaya. Let's help together para umulad yung bansa natin. Okay. Once again, thank you very much. Thank you po, sir. Thank you, Sir Paul. Thank you po. At this point, you would like to thank some generous friends. To Mr. Eugene Yap, the General Manager of Bayview Park Hotel, Manila. To Ms. Vernie Galang, the Sales and Marketing Officer. And to her assistant, Ms. Shannon Sornes. Thank you very much for your support. And to Fritzy and Olga of Nes Astilla Salon. They have 3 branches in Metro Manila. And to a good friend of ours, Arthur Catibo, he is now based in Italy. Thank you for your support. And to Letlet David for looking us good tonight. Thank you very much, Letlet. And till next episode, as we bring you more meaningful and inspiring stories, only here on Heads Up.